Pero gamay lang. Gamay lang siguro dong. Ang daghan, ang inyo ha, o kang nunoy. Nanay. Bas nakas ato spinpid o. Pet. Snack. Kaya stress na. Kaon sa mudaan diha dong. Nakain na ako eh. Kasi nung nalaman ko na ang dahilan pala bakit namatay yung asawa ni Libby dahil sa binat. Ngayon ko lang nalaman. Kapag hindi ka pala kakain, mabinat. At nakakamatay pala yung binat. Kung nakikita ninyo ang video ko about kay Libby, talagang maantig kayo. Wala silang bahay. Nag-ano lang sila, nag-rent. Yung bahay namin sa Bukid, yung tinirahan ng itay, ino-offer na namin yun. Na kung gusto niya sa Bukid, pero ayaw niya kasi sa ngayon ay yung trabaho niya dito naman sa bayan. Tapos kung sa Bukid, wala siyang maano na mag babantay ng anak niya. Kaya kawawa talaga. Minsan yung nandito pa yung sister ko yung nagbantay. Kaso lang, busy din yung sister ko sa work niya. Kaya yun, kahit sino lang ang magbabantay sa anak niya pag nandun sa ano, nandun sa barangay hall. Siguro, hindi naman yun palaging bata din si Bella. Pag lalaki na siya, siguro baka makadeside si Libby na doon siya titira sa bahay namin sa Bukid. Yung nandun yung itay. Kasi malaki naman din yun. Saka kung willing lang talaga siyang magsaka, malaki ang lupa ko doon. Yung ano namin, yung tulong namin sa kanya. Mahirap yung buhay, pero talagang may mga pagsubok na ganun. Tinitest yung kung gaano yung pananampalataya mo ba. Tinitest ng Panginoon kung gaano kaka-strong. Kaya, nalaman ko na ang binat, yung hindi lang pala yung binat, yung mahulog ka, ganun, di ba, makabinat yun. Yung ano, marami palang klase yung binat, kagaya sa akin, na galing akong operasyon, di ba,
kailangan ko talaga na hindi na talaga ako magbubuhat ng mga mabibigat. Kasi yun yung ano, yun yung isa sa makabinat. At yung ano din, yung kulang sa ano, kulang sa kain, yung tawag doon yung pasma, ay makabinat din pala yun. Kaya natatakot tuloy ako na ganun. Hindi tayo mamamatay sa sakit natin kung hindi mamamatay tayo sa binat. Simba ko lang. Kasi yung asawa ni Libby, bago pala namatay, ay meron siyang sinabi kay Libby. Kaya doon na lang nila nalaman noong sinugod na sa ospital. At yung sinugod na sa ospital ay yun, parang ang bilis-bilis ng pangyayari. Sa pagkain, kailangan ka din sa careful ka din sa pagkain mo, kasi may mga pagkain din na makakause ng binat. No? Kaya ang dami kong nalalaman sa mga ganong ano, sa mga yung sa bukid ba na situation. Ngayon ko lang nalaman noong nagpunta dito si Libby. Kaya masasabi ko na kailangan talaga natin magiging mapagmatsyag, mapanuri sa mga bagay-bagay. Kasi iba, alam ko na may mga like kung meron kang sakit, di ba? May mga hindi maipaliwanag ng doktor kasi ganyan ganon, hindi maipaliwanag ng siyensya. Pero yun nga, yung lunas pala is simple lang, mga ganon ba, di ba? Kaya mas mabuti nga marami kang alam, mapabukid man or mapasyudad, about sa mga ganung bagay. Higit sa lahat, palagi tayong magdasal. Kasi wala talaga tayong ibang magagawa kundi hingi tayo ng guidance sa Panginoon. Ngayon, once again, maraming salamat sa nagpaabot ng tulong kay Libby. Yung nabigay ko kay Libby, yung galing kay Ma'am Cynthia Cruz Alberto, na hindi din sinabi ni Ma'am Cynthia Cruz Alberto na ibigay yun kay Libby, pero para sa akin, sobra-sobra na ang tulong ni Ma'am Cynthia Cruz Alberto sa akin. Kaya wala akong ibang naisip kundi ang bigyan ko si Libby. Tapos sabi ko kay Libby, basta dong wag lang mawala ng pag-asa. At yun, katrabaho siya dito sa amin. And then yun, pag pag meron siyang hiningin pabor, like mag-cash advance, talagang hindi ako humihindi. Nagbibigay agad ako cash advance para pangbili ng ano, pangbili ng gatas kay Bella. At personal na pera ko din nagbigay din ako kay Bibi. Maraming salamat din si Mighty Mang, si Bustete, nagbigay din. At ngayon, yun nga, yung 10,000 galing kay Madam na hindi siya magpapasabi. At meron pang upcoming na matatanggap si Levy, or hindi lang si Levy, yung apat. Si Levy, si Tay Junior, si Pidpid, at saka si Bo Stephen. Kasi nga, si Ate Ems ay nagpromise naman siya na kung makikita lang niya na matapos na yung ano doon, yung hagdan na pinapagawa doon, magbibigay si Ate Ems ng early Christmas gift din sa kanila. So yun. Kaya maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng tulong ninyo sa mga tao na nakilala ko, sa mga tao na pinapakilala ko sa inyo na karapat dapat ding tulungan at nangangailangan din ng tulong. Thank you so much. From the bottom of my heart. Ako kahit meron akong
dinadaan ng pagsubok sa buhay ko. Patuloy tayong tumutulong as long as nakaya ko. At maraming salamat kasi nagtitiwala kayo sa akin. Isang karangalan po yun na pinagkatiwalaan niyo po ako sa mga bagay na yun. Kaya thank you so much. God bless us all. Thank you, thank you, thank you so much sa inyong lahat. Bye! God bless us all. Meron akong mesa na maliit. Kaya dito na ako kakain sa aking overlooking. So ayan, ang mesa ko na maliit. Diba? So komportable na ako dito. Ito na din gawin kong parang opisina. Opisina? Bakit ako mag-opisina? Isa ba akong office girl? Of course not. Bye. Thank you so much. God bless.